Isa maraming salamat at dadalhin naman po yung update natin dito po sa bagyong si Ramon. Ito po yung ating severe weather bulletin number 1. Ito po yung low pressure area na minomonitor natin dito po sa silangang bahagi ng ating bansa. At ngayong umaga po ay tuluyan na po itong naging isang bagyo. Isa na po itong tropical depression at ang local name po nito ay Ramon. As of 10 a.m., ito po ay nasa layong 685 kilometers silangan po ng Burungan City, Eastern Samar. Ibig sabihin po, yung pinakasentro po nito ay nasa dagat pa rin po ito. At ito po ay may lakas na hangin, umabot ng 55 km bawat oras. At bugso ng hangin, umabot ng 70 km bawat oras. Gaya po na napangit ko kanina, ito po itong tropical depression, yung pong pinakamahinang bagyo. Ito po ay kumikilos pa kanluran na may bilis na 20 km bawat oras. Samantala, ito naman po yung latest forecast track nitong nasabing bagyo. So, ito po yung pinaka-initial position natin. And in 24 hours, ito naman po nasa dagat pa rin po ito. Isa pa rin pong isang tropical depression. By tomorrow morning, 350 kilometers, silangan po ng Burungan, Eastern Samar. At pagdating naman po ng 48 hours, kung mapapansin po ninyo, nagbago po yung symbol niya. Ibig sabihin po niyan, inaasahan po na mag-intensify po ito into a tropical storm. In 48 hours, Thursday morning, ito na po ay nasa layong 360 kilometers silangan po ng Infanta, Quezon. At gaya po ng nabanggit ko kanina, magiging isang tropical storm na po ito. And then pagdating naman po ng 72 hours, Friday morning, 170 kilometers silangan po ng Kasiguran, Aurora. Pero pagdating naman po ng 96 hours, kung mapapansin po ninyo, halos magkatabi po sila. Ibig sabihin po niyan, medyo bumagal o babagal po yung pagkilos nitong nasabing bagyo pagdating po ng 72 hours to 96 hours pagdating po ng Sabado ng umaga. Kung saan nasa 135 kilometers, silangan po ng Kasiguran, Aurora. Pagdating naman po ng Linggo, 120 hours, nasa 70 kilometers, hilagang silangan ng Kasiguran, Aurora. Ibig sabihin po niyan, may posibilidad po na mag-landfall po yung pinakasentro nitong nasabing bagyo pagdating po ng Linggo dito po sa eastern side ng Northern Luzon. Ito naman pong senaryong ito ay base po yan sa datos na nakuha natin ngayong araw. So, posible pa pong magbago itong nasabing forecast track nitong nasabing bagyo. Kaya pakiusap po, mas mainam pong lagi po tayong magmo-monitor. Ito naman po yung inaasahan natin dito sa bagyo. Gaya po ng nabanggit ko kanina, in 48 hours ay mag-i-intensify po ito into a tropical storm. At samantala, dahil po sa bagyong si Ramon, bukas po inaasahan po ang mahina hanggang sa katamtamang pagulan na may paminsan-minsang malakas na pagulan ang maaaring maranasan sa Bicol Region, Samar Provinces, Romblon, Marindoke at Southern Quezon. Samantala, pagdating naman po ng Huwebes, light to moderate with occasional heavy rains ang maaaring naman po maranasan sa Isabela, Quirino, Northern Aurora, Purillo Island, ganun din po sa Camarines Norte. Samantala, light to moderate with intermittent heavy rains, ibig sabihin po niyan, pwedeng magkaroon ng malalakas na pagulan, ang mararanasan naman po ng Aklan, Capiz, Romblon, Marinduque, Southern Quezon, at nalalabing bahagi ng Bicol Region. Ito po ay pagdating ng Huwebes. Samantala, mamaya naman po ay maaaring magkaroon ng signal number 1 dito po sa Eastern Samar, Eastern section ng Northern Luzon. Ibig sabihin po niyan sa susunod ng weather bulletin na ilalabas po mamayang alas 5 ng hapon. Yung pong ating gale warning ay patuloy pa rin pong umiiral at babala po natin lalo na sa mga baybayang dagat ng Northern Luzon, Eastern Seaboard ng Central Luzon, Southern Luzon at Visayas. Medyo may kataasan po ang pag-alon ng karagatan sa mga lugar na yan. Gaya po na nabanggit ko kanina, yung susunod pong update dito po sa bagyo, ilalabas po mamayang alas 5 ng hapon. At yan po ang latest mula sa Forecasting Center ng PAGASA, ang inyong lingkod, Inner Kitlong.